napindot ko, guys. Sorry, guys, ha. Continuation pa rin ito. Napindot ko accidentally, but that's the good thing dahil hindi siya live vlog. Kasi kung live vlog, ulitin naman yung live vlog natin. Ay, hindi naman, i-continue mo lang. So, ito siya, nasa regular lang ang standard nga vlogging yung camera natin. So, ano ko lang, isumpay ko na lang yun. I-continue ko lang yun po. Idikit ko na lang yung naputol. Kasi na sa kakahawa ko, napindot ko yung ano dito sa left side, stop eh. Dahil dalawang kamay nga ito, guys. Kasi I'm training to be ano, yung mag-handheld talaga. Mag-handheld ng phone. Ito, guys, ginawanhan ko, guys. Oh, parang ano naman, basta wag mo lang i-lip-right yung camera. Pero parang mas ano siya, shaky. Ito, two hands, guys. May shake naman, pero hindi yung profound kapag one hand lang. Kasi left and right may support kasi yung quadro ng camera. Camera quadro. Okay, yan ang view, guys, natin. Tinabihan ako ng malaking RV dun sa akin. Nandun po siya. Close up natin kunti. Yan. Tapos yung likod, nandun pa rin yung si Pennsylvania. Welcome po to California po. But Pennsylvania is a beautiful state. Nakakalito nga. Saan ka matira dito? Titira sa Amerika. Iba-ibang beauty ng iba-ibang state. Ang layo ng biyahe dito, guys. That is about like from here to Pennsylvania. Kasi from here to New York. Approximately around 1,500 na miles. So kung Pennsylvania, medyo closer, konti palagay na lang natin na sa 1,200, 1,300 miles. So malayo ang inanon nito, guys. Pero again, nagba-van life siya, so walang problema yan kahit saan niya napunta. Dito lang, hindi ko siya nakita dumaan sa akin kanina eh. So that means to say, nagka-camping din siya doon sa may mga dubod. Yeah, mahilig mag-camping din yan katulad ko. Mag-isa lang din siya, guys eh. Then I think she's a vlogger kasi sa loob ng sakyan niya nagpa-vlog siya eh, nagsasalita eh, unless kung telepono yun. Kadalasan nga nagta-travel, nagpa-vlog din yung mga yun, yung mga camper banner kasi they record their travel at the same time nag-i-enjoy din sila sa vlogging nila. Naman yung sigaw kaya tinorn ko yung camera. Ano yung may tao doon, guys, so, sa loob yung grandpa store niya. May tao na tataba. Hindi naman ghost yata yan. Maliwanag doon yung mano. Mano na talaga ako sa ghost eh. Dahil for me, no, totoo yung ghost. Kaya sabihin nyo itong area na naniniwala ng ghost. Ay, basta sabihin nyo itong gusto nyo sabihin. Basta ako, naniniwala ako sa ghost, mga spirit na yan. Dahil ako mismo, hindi ako crazy. Talaga na-experience ko yan. Nagpapakita, nagpaparamdam, sounds and visual. Nagpapakita sa akin. At saka narinig ko yung mga sounds nila. Again, guys, lumot. Ang dami! Woohoo! Pagkain ng mga lamang dagat. Tapos yung ibang lumot, oh, nangamatay na naputi. Naiwan din sa mga bato. Yan, kapal talaga ng lumot, guys. Oh. Kapal. Alright. Turn around one more time. Here we go. Alright, so doon ako ng parking, guys. Ta-da! There we go. Doon ako ng parking. Okay, guys. So, again, thank you very much for watching my YouTube channel, Nurse Nomadic RX. I hope, guys, nag-enjoy po kayo sa ating live. No, not live today. Dito naman, nalito na naman ako. Nagbulubulol na naman ako. Hindi po ito siya live, guys. Pre-recorded video, guys. Dito sa my Spot Marina, Bodega Bay, California. Alright, guys. And thank you so much for watching. And see you on my next vlog. Bye-bye you! Hello, guys. Good morning. Kumusta po kayong lahat? Nandito naman ako.
magbablog ako uli para ipakita ko sa inyo yung itsura ng Bodega Bay, California after the fog. So kanina, napaka-foggy kanina ang coastal natin. Dito tayo sa may Bodega Bay, California. Dito pa rin tayo, guys. I-compare ko lang kung ano ang kaibhan niyang itsura niya, yung beauty niya kapag foggy. And then ngayon naman ay we got a beautiful blue skies now, guys. So the fog are already getting out. Look at that. It's getting out. Wala na ang mga fog. May kaunti doon na iwan nga banda na area, but ngayon, medyo blue sky na tayo. Yuhu! Haring araw, nandyan ka na. Alright, but anyway, different ano guys, beauty ang Bodega Bay, California. So, kita mo kanina early morning, napaka-foggy niya. So, it is a different look this morning. So, makapal ang fog niya guys sa umaga. And then, kapag, actually the time is 10:48 in the morning to be exact. And look at the beauty, guys. We have a blue sky now. Lumalabas na siya. Alright? So, kinukumpare ko lang, guys, ang kaibhan ng ating situation. Kaibhan ng ating situation. Natatawa ko sa sinabi ko. Kaibhan sa ating situation. Halos pareho lang. So, guys, i-close up my barko diyang dumadaan, guys. Barko, boat, actually, that is, you know, naglalayag siya, guys. Parang mangingisda para na rin, you know, for fun. Yung mga charter boat. So, guys, makita pa natin ang fog dyan. Pero we have a beautiful blue skies na, guys. Look at that. Yuhu! Good morning, sunshine! So again guys, the time is 10:48 in the morning, straight from the Bodega Bay, California. Dito tayo pretty close sa my Spud Marina. And the day today is August 28, 2023, Monday po guys. So kanina guys, nagbablog ako dahil yung maluwag ang ating low tide kanina, early morning. So ang aga-aga ko dito guys dahil gusto ko rin ma-catch yung pinaka lowest of the low tide niya dito sa may Bodega Bay, California after the full moon. So full moon kagabi guys, full moon talaga, as in full moon. And then sabi ng kaibigan ko na RVR dito, wait after the full moon dahil maluwag ang ating low tide dito at saka marami daw kumukuha ng shells. Pero kaibhan guys, walang kumukuha ng shells kanina, aga-aga ako eh, hoping to catch people who are, you know, nagkukulikta ng mga shells. Pero wala guys, dahil siguro ay Monday, nagkakataon na Monday, nagbalik na sa trabaho ng ating mga friends natin dyan. So, kanina wala ko nakita talagang nagkukutkot ng mga shells. Alright, so ito guys, ang RV, paalis na siya guys. Yan, ma-remember ko yung kaibigan ko mahilig sa RV. There we go, guys. Yung van na yan na blue yan, guys. Pareho sa akin, exactly, guys. Nissan NV200. The same blue. At sa nakita ko, babae lumabas dyan. Mag-isa lang siya. Nasa mga, ano siya, mga 20s, 30s, ganun. Van lifer din yan, guys. Kita mo naman yung tsura niya, dating niya. Tapos ako doon, nauna ako, guys, yung puti doon. Yan. Close up natin konti guys, nandun ako sa nauna sa kanya, tabunan lang ng sakyanan guys, doon ako guys, nauna sa kanya. Pero maaga ako dito guys, back and forth ako dun sa may Bodega Head, tapos balik dito sa may Spud Marina. Alright, okay, wide angle tayo balik guys. So ito guys, makita natin ang tubig natin, medyo dyan na, malapit na siya sa bato-bato, yung sinabi ko nga ganyan ang kanyang low tide before. Konti naman ang forward, konti niyan. Yan. But after the full moon, talagang pumunta siya doon guys, gitna ng ano natin, screen. Alright guys, so kanina may na-catch ako mga ibon, hindi na-catch nga, kinuha ko. Sa photography na-catch ko. nangingisda din sila. Alright, some of them may nakita kong heron kanina guys. Kasi yung heron parang hindi siya palagi mong nakikita dito. Nandyan siya pero hindi siya yung marami or whatever. Kadalasan talaga guys
yung ano talaga, yung maingay na ibon, seagull, at saka yung pelican, at saka may maliit, I think that's a crow, and may maliit pa dyan, di ko alam anong pangalan guys, at saka may brown din nga para palaging kasama sa seagull, I forgot the name, but ano siya, yung parang nakita ko, parang endangered species siya. Dahil kaunting mga lan siya. Pero barkada niya mga ano eh. Mga seagull eh. Yan. Parang yung maliit na yan oh. Nangingisda. Parang ganyan nga ano. Yung brown. Lapit natin yung kunting camera. Asa na siya? Yung ganyan guys. That's the farthest we can get. Ganyan. Palagi niya, barkada niya yung mga seagull guys. Yan. Alright, so again, maraming lumot dyan sa baba. May nakita kong basura doon. Please, public, huwag magtapon ng basura. Ano mga basura na yan? Okay, so nakita, makita na natin mga bahay-bahay dyan guys, oh. Yan, kita na natin. Tapos forward tayo guys. Forward, 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 forward. Forward po tayo. And then, we'll just keep on vlogging while we're going towards to the Spud Marina. So, the Spud Marina, guys, is over there. Yan. Kita mo yung mga boat dyan, guys, oh. Yan. There we go. Kita na. Kanina, halos, hindi mo talaga makita, eh. Dahil masyadong makapal ang fog. At saka, of course, aquamarine na rin ang tawag nyan dito. Kasi, expected naman yan sa coastal area, eh. Yan. So, actually guys, compare ko lang ang itsura niya dito guys. Anong kaibahan niya sa early morning, napaka-foggy, nga halos di mo na makita yung mga bahay. Diyan di mo talaga makita guys, kung ma-look back niyo yung previous ko na vlog. Talagang hindi mo makita yan dyan. Ayan. At saka ngayon, beautiful morning na po tayo. So ganito ang Bodega Bay guys. May dalawang mukha siya, yung early morning fog at saka sa hapon nagpa-fog din ito siya eh. And then ito naman yung going to the noon time, so nagki-clear up na siya, although may mga fog din diyan konti doon, but it's clearing up guys. Alright, i-turn around ko lang yung camera. Kanina 6 o'clock nandito na ako eh, dahil sabi ng friend ko wait until the full, after the full moon, dahil ang luwag ng ano, ang coastal area, ang low tide, at saka marami daw magkukuha ng mga shells. But it happens guys, walang kumukuha ng shells kanina dahil goro ay Monday kasi guys eh, pagkataon it's Monday and magtatrabaho yung mga tao, busy, at saka walang family day. I think start of school na sa mga elementarya. Ang anak ko, mag-start sila bukas. So, balik na sila. Anak ko, balik sa school. Alright? So, ito pa rin guys, may makita pa rin tayong mga ano, space dyan oh, sa coastal area. Pero, they are getting into high tide. Papunta yun sa mga bato-bato dyan. Yan, lalapit yung tubig dyan. Kasi magpa-high tide na tayo. Tapos, sa gabi, doon na siya mag- low tide hanggang madaling araw. So, yun ang nakats kanina natin, guys. Early morning. Alright. So, klaro na yung ano, guys. Oh, mga marina doon. Yung mga boat doon. There we go, guys. Nice. To sa bahay, guys. Oh, klaro na siya. Makita na. Kanina talagang iba ang beauty niya. Yung foggy. Foggy siya. Yan. So, that is the Bodega Bay, guys. So, kung may time kayo, you visit here in Bodega Bay. Pwede kayong pumunta sa umaga para makita nyo ang beauty niya sa foggy Bodega Bay. At saka yung, magno-noon time na, 10 o'clock, past 10, mga ano, mag 11 o'clock na kami dito guys. And this is how it looks like. But sometimes guys, not all the time, 1 o'clock foggy pa rin. Pero ngayon, it happens talaga, nagpakita talaga siya ng gilas niya, yung beauty niya sa umaga. Napaka-foggy at saka beauty niya sa hapon. So, this is how it looks like, guys. Hello? Kita mo na yung mga ano doon. I-close up natin konti, guys. Ha? Close up. Tadang! Yan. Kita mo na yung mga bahay-bahay dyan. Tapos mga restaurant dyan. Yung area na yan. Pantay sa right side.
Guys, maaring kurog-kurog yung film ko ha kasi I did not use a gimbal. May gimbal naman ako guys, pero nagtitrain ako walang gimbal eh, dahil minsan kung may puntahan ka nga medyo yan no, nagbabantay sa'yo yung mga mata dyan, obvious ka talagang nagre-record dahil may hawak ang gimbal. Pero superior talagang ano guys ang video picture mo kapag may gimbal ka talaga. But again, this is like a standard vlog, pwede namang gamitan ng handheld. So nagtitrain ako sa kamay ko guys nga control your ano, yung mga shaking at saka iwasan kong maglakad kapag ako ay magpapan ng isang view para hindi siya mahalata nga naka-handheld talaga. Alright guys, so ang tubig dito guys ay clear, hindi siya yung muddy nga nag-ano sa tubig, naghahalo sa tubig. At saka ano siya guys, hindi siya wavy dahil nasa cove po tayo, kumbaga may sarado. Sarado siya guys, parang pond, kasi cove siya eh. Meron siyang parang pintuan doon, tapos nilagyan pali na lang seawall. So medyo ang wave talaga, medyo hindi na makapasok dito. Pero likod yung bodega head guys, yung sa right side ko, may maliit na hills dyan. Nandoon yung fronting the Pacific Ocean, doon pumupunta yung mga fishing boat natin para mangisda. Doon guys, cliffy talaga, ang taas ng cliff at saka ang lakas ng sampal ng wave. At saka yun talaga yung mga dangerous ng mga wave doon guys. So dito tahimik, you cannot even see ano, any waves down there. Nagwe-wave lang po yan guys kapag may dadaan nga boat. Alright, so look at that. Akala mo lake, pero that is not lake guys ha. That is an ocean water. This is a sea water guys. Okay, so forward tayo guys. Let's go. Let's forward. Alright, so doon tayo galing guys. Ta-ding! There we go. And then, pan ko right side, papunta tayo doon sa marina. So, kuha muna tayo again ng picture doon sa may marina. And, para makita na naman natin ang view ng ating marina, guys. Congested area. Congested? Bakit? May congestion ba dito? Wala naman. Baba nga ako dito, guys. Sandali lang. Oh, bakit naman may plastic? Porbida. Guys, don't throw your garbage, please. Look at that guys, oh, dito naman tayo view sa baba, okay? Lakad tayo dito sa may dito. Ay, putik. Medyo malambot yung ano eh. Lupa. Puro na naman ako nito mad mamaya. It's okay, sanayin ako sa mad na 'yan. So guys, tingnan mo guys, may buto diyan, may ang sand niya sa guys is really like black gray. And may mga rocks nga black gray greenish yung ganun. Tapos may mga may lumot. May shells nga medyo ano siya nagka-crack-crack ganun. And then, ganun siya kanipis ang tubig dito guys, hindi yung diretso lalim. Dandahan siya guys. Okay. Alright. Tayo na tayo. So guys, again guys, yan ang beauty dyan. Malambot yung lupa. And then, yan ang view guys sa marina. Yuhuu, very beautiful blue skies now. This is the opposite this morning. Kasi kanina talagang ano dyan guys, grayest talagang kulay guys. So nakita natin ang kaibahan ng Bodega Bay, California compared sa foggy morning with aquamarine. And now it is a beautiful sun. Haring araw nandito na po. Look at that. Blue sky. The sun is there. This is like past 10 in the morning. Okay, may RV doon guys. Tadang! May RV dumaan. Tadang! Yan. Mga outdoor enthusiast. Tingnan natin dito sa gilid guys how it looks like. Ah, basura naman. Ano ba naman yan? Nainis ako makita ng basura dahil ano, tao talaga. Kaya sabi ng bawal magtapon ng basura, tapon pa rin. Okay guys, so mga lumot guys, oh. Yan, mga lumot. Tapos ito yung mga dumidikit sa ano, bato, mga halaman.
Yan. Ito talaga, common talaga ito sa coastal ng California, guys. Itong mga halaman na to. Look at this. Yan sila. Okay. Tapos may mga, ito din, I don't know anong mga klaseng halaman ito, guys. But look at this. Maliit nga flower siya, yellow, liit. Talagang maliit, guys. Tapos ang mga bato niya, guys, mga malaki. Yan. Hindi ko pa naman nakita nga, hindi naman ko palagi dito. Yung tubig nga umaabot talaga dito sa area ng bato. Kadalasan talaga dito lang siya umabot yung doon banda, guys, yung gitna ng ano natin. Yung may sand diyan. Yan. Okay, so beautiful, guys. It's a beautiful day. Da-da-da-da. Dito ko sa mga bato, guys. Turn around tayo. Napakaganda ng blue sky. Yoo-hoo! Beautiful blue skies. Alright. Okay, proceed tayo, guys. Proceed. So, kita natin yung sa kabila, guys. Mga ano dyan, mga dungguanan din ng mga boat. They have like restaurants over there. Mga seafood restaurant. The Tides, I think that's the wonder, the Tides. Tapos may sarili din silang, ano guys, yung port nila dahil yung restaurant na lang parang nagbi-business din ng mga, ano, eh, nag-deliver din ng mga isda. So, malaking negosyo yan sila, guys. Tapos ito na yung Spad Marina. Yung mga boat natin dyan, parang may nangisda ba yung mga tao dyan? Nagpasyal-pasyal lang. Tapos nandito ko, guys, naka-parking. Tang! There we go. Yan. Okay. Tapos bato-bato. Malaki talaga mga bato, guys. I think nilagay ito dito. Or I don't know kung talagang inherent talaga sila dito galing. Pero for me, no, parang nilalagay. Yan. Parang nilagay para hindi mga mga laglag yung mga lupa dyan. Pag secure ng mga lupa. Tingnan pa rin tayo sa lakad, guys. Dito ako sa baba, guys. So, I hope I can go back easily down there kasi medyo malaki na yung mga rocks. Malaki na. But I think we can find, you know, somewhere. Kasi kanina, yung maliit yung rocks yung dinaanan ko pababa. But this one, ang laki na mga bato na. So, nandiyan ako naka-parking. Tadang! There we go. Ganda ng blue sky because look at the tubig, guys. Oh, look at this. Very clear. Yeah, if you see that, it's so clear. Yeah, very clear water. Yeah. At saka, kalmado lang siya, guys. Relax lang ang tubig, oh. Napaka-clear niya. Okay. Good. So, luwag. Maluwag talaga, guys. Maluwag. Very spacious nga area. Masarap dito talaga, guys, magpasyal-pasyal, you know. Iba-iba ang beauty niya. Gandang Bodega Bay. I mean, maganda naman lahat dito, guys, coastal area. Galing ka mag-travel ng parang Washington State papuntang dito sa California. Napaka ano, ganda ng mga coastal area, guys. Makita mo yung mga coastal area ng Oregon, napakaganda. Washington State, napakaganda. Kaya, sarap mag-travel talaga by land. Ang sarap talaga mag-travel ng by land, guys. Tapos, punta ka naman dito sa may mountain area, iba naman din ang beauty niya. Kaya, very pretty. I'm so thankful talaga to God. Binigyan ako ng ganito, travel ng ganyan. Yan. Kino-close up ko lang po, guys, ha? And then balik ako doon sa pinanggalingan ko. Yan. There we go. Actually, yung babae dyan, guys, ang ano niya, ang sasakyan niya is from Pennsylvania siya, eh. So, adventurer yung babae na yan. Parang ako. Pareho pa naman kami ng sakyan. Kasi itong sasakyan namin, guys, yung maliit,
Matipid sa gas yan, guys. Kaya wala kang problemahin yan kahit saan ka sumusuot. Para ka lang nagda-drive ng kotsin yan. Full tank na yan, $50 lang. California na ha, very expensive sa gas. How much more kung makalabas ka ng California? Dahil cheaper na yung gas doon, guys. So, yung babae na yan, guys, yung nadaanan natin, yung the same band with me. Exactly the same talaga, guys. Galing siya ng Pennsylvania. Welcome to Pennsylvania, my friend. So, bata pa siya, guys. Babae, mag-isa lang siya. Parang, nasa ano siya? 20s, 30s? Bata pa. Baka YouTuber din yan, eh. Yeah, but whoever you are, welcome to California. Pennsylvania, nakadaan din ako doon. Maganda din ang Pennsylvania. Hello, Pennsylvania. Maganda din yung state na yan, guys. Ang mga lakes nila, napakaganda. Tapos kung mag-fall, napakaganda yung area doon sa East Coast, guys. Ang ganda. So kaya, ay, malapit na naman tayong mag-fall. Here we go. Summer, so we have a full bloom summer. Yung spring, ang ganda ng mga flowers natin. Tapos magpo-fall na naman, guys. Excited na naman ako magpo-fall. Dahil iba na naman itsura niya. Sa winter, guys, medyo hindi nyo makita masyadong nagre-record ng winter. Kasi noon, hindi pa ako active ng ano eh, ng vlog-vlog eh. Meron naman akong, nandyan na yung channel ko. Kaya lang, hindi ako active sa pagbablog or whatever reason. Ngayon lang ako nag-active vlog, guys. And then, parang I feel excited. I just like it, you know. If you noticed, palagi ko nagla-live. Ngayon naman, guys, dahil kasi minsan yung cellphone signal hindi maganda, meron naman akong wifi na ano. Pero I think, guys, pre-recorded video ko na lang din, ganun. Tapos pinsan-minsan mag-ano na lang din po tayo, magla-live vlog. Kasi ang kaibahan sa live vlog, guys, nagustuhan ko ang live vlog. There's no question to that dahil hindi na ako mag-i-edit. Pero actually naman ito, kapag girlpool ka rin, hinahinay ka sa movement ng kamay mo, sa timing ng pagsalita mo, hindi mo na kailangan mag-i-edit ng ano, marami. At saka kahit sa kulay, kahit i-adjust mo na yung camera mo, hindi na kailangan mag-adjust ka ng kulay. So parang mag-ingat lang kapag pre-recorded video para hindi ka na yung mabigat na ano na editing, nakakapagod, guys. Tapos pariho man lang, heavy editing, pagandahin mo. Tapos pariho lang din kung may viewer, meron. Kung wala, talaga wala. So that's fine. But I'm so glad nga kahit paano meron akong counting viewer. Masaya na ako meron akong 10 viewers, 15 viewers in ganun lang ko kasimple, guys, in one vlog. Saka may boat ako nakita doon, guys, oh. Nagkakayak ito sila. Tingnan natin, close up natin kunti. Yan, guys, oh. Medyo malayo tayo dito. Hindi masyadong ma-appreciate yung ano na. Yeah. Yan, masyadong malayo. Tingnan natin, squeeze ko yung screen more than beyond 10 times. Yan sila, guys. O, baka nag-isda ito. Alright, guys. So, punta tayo. Lapitan natin ang ating spud marina para close up na naman natin yung ating mga boat doon. Guys, hindi pa ako nagsawa talaga mag-record dito sa Bodega Bay sa ngayon dahil na-appreciate ko talaga ang beauty niya. Kasi lahat naman eh, there's, you know, lahat maganda dito nga area, pero whatever reason, nagbabad ako dito ngayon sa Bodega Bay. Yan, I like it. Nagka-camping-camping ako dyan, guys. Kahit saan dyan, I met some friends too, nga campers din. Pero itong ano, yung taga-Pennsylvania, ayang lumabas eh, hindi ko siya makausap. Pero para siyang vlogger, nagsasalita siya sa loob ng ano niya eh, ng van niya. Saka mag-isa lang siya. And she looks like a nice lady. Kasi nakita ko siyang naglalakad kanina ng foggy nga, ano. Yung shadow niya, nakita ko siyang lumabas-pasok sa kanyang sasakyan. Yan. Pagkataon pa nga, magkapariho kami exactly the same van. Kasi when it comes to tipid sa gas, guys, yung van na yan, katulad sa akin. Saka yung sa kanya, pariho kami exactly. Sabi ko, oh, what a coincidence. Pariho kami exactly ng van.
Tapos mag-isa lang din siya, siguro introvert din yun. Comfortable with her own skin nga mag-isa. Pero ako naman guys, for me, para naman akong introvert, extrovert person. Kasi maano naman din ako sa sosyalan guys eh. Social naman din ako eh. Kaya lang, at the end of the day, I want to be myself talaga. Kaya hindi mo ako makita yung mga party noon. Hindi ako makita na maiwan sa bahay, makitulog overnight. I don't know if that happens before, but I really love to go home. Yeah, sosyalan. I met a lot of friends along the way sa trabaho, everywhere I go. But most of the time talaga I'm alone. I'm a solo traveler and I love doing it. Hindi hindran sa akin magta-travel mag-isa. Kahit sabihin nila akong crazy guru, but no, I'm not crazy. I'm just fine. I'm comfortable what I got. Yeah, I'm very comfortable being alone. Hindi ako yung tipong hindi makapag-travel dahil walang kasama. Hindi aalis ng bahay dahil walang kasama, guys. Hindi ako ganun, guys. May mga tao talaga nga opposite sa aking personality, but it happens nga hindi ako ganun. Diyan din ako comfortable ganun. Travel mag-isa, and then ilagay na lang natin, I'm introvert, extrovert, ganun. Yan. Saka, kahit nagpa-practice na rin ako kasi mahihain man ako, guys. Pero I'm used to this now nga, nakailang beses na ako nagla-live. Medyo may mga ano din ako, the way I salita nga, kabulol-bulol minsan, but you know, sorry for that, guys. Mahirap mag-vlog. Kala nyo, madali. Ang iba, hindi ko na-inedit para kahit pakita ko yung mali ko rin. Matuwag naman yung akong i-bash, guys, ha? Ganun lang talagang buhay, walang perfecto. Pasensya na po kapag ako ay magka-bulol-bulol din sa mga salita ko. Hindi ko naman sinasadya yan. At saka, ayaw ko na rin putulin. Hayaan mo na lang yung mga bulol-bulol ko dyan. Okay, guys. At saka yung mga accent kong mga matigasin. Ay, ako po ay Bisaya, guys. Ganun talaga yung mga Bisaya. Pinabusdak ang ano, salita. Matigasin, pero okay lang po kami, guys. Okay lang po kami. Alright. So, guys, try nating lakarin din doon, guys. Pasyalan natin konti. Although mahaba-haba na itong vlog natin. But it's okay, guys. Relax lang po kayo, guys. Okay? Enjoy lang po kayo. And dito na ako sa mga kabatuhan, guys. Nagalatay-latay. So, yung salita ko, guys, nagkahalo, Bisaya, Tagalog, binsan mag-English. Dahil gano'n na nangyari sa akin. Dahil kahit saan ako nakapunta ng ibang lugar. Kaya nagkahalo na yung mga salita ko, guys. Wow, beautiful! Thank you. Is that golden retriever? Yes. Oh, they're very beautiful. Thank you. They're so happy. Oh, they're so happy. Thank you so much. Have a nice day. Look at this, very beautiful. Oh. Wow. All right, guys. Okay, pasok tayo dito, guys, kung anong makita natin. Kasi I love the day today. You know, I mean, I love all days of my life. I mean, ano lang talaga, I'm so grateful na na-catch ko itong foggy morning and then start ng pagka blue sky. So I'm so grateful, guys. At saka talagang ni-record ko talaga ito para naman we have something to remember, you know. Kung walang na-camera naka-on, I mean, yeah, you can remember in your mind. But it's nice to be validated through looking back your old video. Minsan nga, guys, yung mga old video ko, binabalikan ko, I love it. Sabi ko, buti na lang nakita ko pa to. So, minsan, hinahalo ko rin yan, guys, sa mga ano natin, sa mga vlog natin minsan. Yan. Kasi, especially kung hindi ko nare-record, hinahalo ko yan, guys. Kasi, for documentation din sa buhay natin. Kasi, yung buhay natin, travel ito eh. Our life is basically travel. And then, you have the freedom to document it. Guys, lapit na naman natin camera, guys. Ano na po, guys? So, naka-parking. Tapos nandoon yung taga Pennsylvania. Nakasunod sa akin. What a blessed day. Coincidence nga. Pareho yung exactly yung van nagkasunod. Ano lang sa kanya, dark green. Yung sa akin naman ay white. Yan. Ano siya, guys? Pero narinig ko siya, nagsasalita siya sa loob.
ng sakyan niya eh. So I doubt she's also a vlogger. Tapos nandoon yung ano guys, oh, nagkakaya. Close up natin konti. Tadang! Doon, squeeze natin. Yan, maging greeny na yan guys kasi 10 times ito naman, ginasqueeze ko yung screen. Yan, yan sila. Parang mga kayaker talaga guys, nag-i-enjoy lang po sila sa buhay nila. Yan o. Oh. Yan. Dati nagkakayak din ako dati, pero ngayon naman nagbablog na rin ako. Nagkakayak ako sa mga lakes before. Dito hindi ko pa nakayak. Lake Tahoe nakayak ko na yan. At saka yung mga ibang places, mga lakes. Lake Elizabeth sa may Central California, saan pa ba. But ngayon, medyo hindi na ako nakakayak guys. Nahibang na ako dito sa mga pag-vlog, live vlog. At saka ito pre-recorded na lang guys. Paminsan-minsan, may time tayo, mag-ano tayo. Mag live din tayo. Pre-recorded. There we go. Lapitan natin dito, one more time. Alam ko nakapunta na tayo dito eh, but one more time. Yan. Temperature natin guys is 63 degrees ngayon. Fahrenheit. Nag-adjust kasi nagde-default itong ano ko kapag after I read the centigrade. Yan. There we go. Oy, naay sigal. Oh, hello sigal. Good morning. Naka-breakfast ka na ba? Kulang pa po. Ito nang isda yata to kasi may dalang fishing rod eh. Yan. So look at this guys. Oh, yan ang mga ano natin, mga boats dyan, mga fishing boats. Close up natin, guys. Kulang pa. There we go. E3 times natin, guys. There we go. Actually, guys, this video today is taken from a cell phone, iPhone 14 Pro, guys. Itong ginagamit ko ngayon, guys. So, 3 times lang maximum niya. And then, ano ito, guys, yung inherent sa ano, hindi ko ginamita ng Filmic Pro or whatever dyang apps. Straight from the camera guys kasi pwede na yan eh, automatic mode, hindi na ako nag-adjust guys ng mga ano pa dyan. Tapos squeeze ko to guys para ma-close up ito guys, ito na yung squeeze na ginamitan ko na yung fingers ko pa squeeze, so naging 8.2 na siya guys ang multiplication, magnification niya, so biyat na siya yung whatever recommended dito sa camera, so medyo greeny na to guys, kapag i-blow up na ito talagang basag-basag. It happens nga, maliit nga, ano, screen, medyo nag-hold pa siya ng, ano niya, whatever, color or, ano, kasi beyond na siya sa, naka-ano dito, naka-program dito sa, camera na ito, nga, 3 times zoom lang siya maximum. Alright? Ipan natin sa left side, guys, para i-close up natin yung mga boats, ng mga magagandang boats dyan. Itong area na to guys, small boats ito. Kasi doon, sa gitna, yung mga medium size. Tapos beyond that, nandun yung mga large boat na talaga. So, either one of these boat here. Kunan ko ng picture nga, dumadaan talaga doon sa ano, yung pinakampingan ko dati. And then, dumadaan sila. Marami akong pictures ng mga boats din guys. I don't know which one of them, but it should be one of them here. Yeah. May mga spaces ito silang ginaparkingan. I'm sure nagre-rent yung mga yan sa may mga space nila nga ginaparkingan dyan. Tapos yung iba naman dinadala nila sa bahay, tinupo nila ng kanilang mga pickup truck, kanilang mga RV. Pa natin dito guys, dito din yung storage guys. Yung mga hindi na ginagamit na boat guys, nandiyan sila, oh, naka-store dyan. Yan, tinatakipan para hindi mabilis masira. So, iniwanan lang din yung makina nila guys. Alam po yung nakakamera naman, wala namang magnakaw dito. Yan, who knows, especially nowadays, marami na nagmakasira. So,
Okay, so wide angle natin guys. Yan siya, view niya guys. There we go. Tadang! Okay, so nangista ito guys. Halata na may dalang fishing rod. There we go. Maliit lang guys kapag yung mag go through ka dito kasi medyo very thin, very tight yung niya. Side rails. Punta tayo doon guys, banda. Kung may naglagay ng crab net. Hello, good morning. Did you get some fish? No, not yet. Ah. How long usually you get a fish here? Like after 3 hours, 1 hour? It depends. Yeah. Ah, it depends. Ah, alright. Thank you, my friend. I'll just pass by. I'm just doing. I did not show your face. I did some vlogging a little bit. Cute baby. He's sleeping. Yeah, it's a mom and dad, and they bring their baby. Alright, so look at that guys. I don't see anybody fishing over there. So yung pinakadulo doon guys, yun ang mga crab area nga. Doon sila naglalaglag ng kanilang mga crab net. Doon yung area. Dahil sabi ng isang manong, malalim daw dyan. Siyempre kasi parang nasa gitna na siya eh. Tapos itong area, mga fish. Yan, mga smelt fish daw. Yan. Yun ang sabi ni manong noon. Yung Pilipino nga mangisda. Saka yung mga nangingisda dito, nakausap ko mga smelt fish dito ng area, mga maliliit. Yeah, kasi alam mo naman mga liti isda dito sila sa hindi talaga malalim na tubig. Dahil yung mga malaki nandoon na sila sa ocean dahil makakasurvive na sila sa mga malakas na alon, sa mga deep ng tubig doon. Yan. So guys, here we go again guys. May mga fog pa dyan guys. Oh, naiwan. Makita natin doon. But ganun siya ka. Beautiful guys. Yan. Tingnan mo guys. Oh, may fog pa. Konti. Oh. Minsan itong fog. Minsan guys, nagpapaka-unfort lang din. Eh. Bigyan ka ng blue sky. Then masadil. Boats na yan. Klase-klaseng mga boats. So, dito ng area, guys, small na dito. So, ganyan ang mga sizes ng small. And bandang gitna doon, in the middle of the screen, medium-sized boat. At saka doon sa dulo, mga malaking large size doon. Yan. So, hinihiwalay nila yung sizes, guys, na area nila na parking. Of course, the bigger the space, mahal din kasi malaking lugar din ang show. So guys, mataas yung niya guys. So design talaga ito sa gustong mangisda. Mangisda mag-crabbing. So again guys, rock crabs muna ngayon dahil hindi season ng Dungeness crabs. Yan. Okay, so doon sa kabila naman, makita natin bahay doon. Mga sasakyan yan dumadaan. Kasi coastal road yan dyan guys eh. Mga sasakyan na dumadaan dyan. Tapos mga bahay dito sa coastal area. Tapos sa baba naman mga restaurant, mga seafood restaurant. Yan. Mga nag-ingay dyan guys. For me, tunog ng sea lion. Parang sea lion. Sil, dalawa man lang yan sila na mag sakay-sakay dyan sa mga bato-bato. Seagull din, maingay din yan sila. Yan sila yung maingay dito sa dagat. So yan, mga bahay-bahay yan dyan guys, yung sa mountain dyan. Tapos dun sa taas, nakita mo mga ranchuhan yan guys, yung mga bundok dun sa taas. Ranchuhan dun sa taas, poultryhan, tapos dito naman malapit sa tubig fishing. So galing ng design ni Lord, no? Doon ranchuhan, tapos dito sa baba fishing. Yan. So
So basically guys, yung coastal na yan, mga tindahan yan at saka mga restaurant yan. Tapos yung mga dulo, pasensya na po guys ha, again wala akong gimbal. So I'm trying to be ano, nakadalawang kamay yung hawak ko guys kasi para konti. Masuportahan hindi masyadong makurukuro kasi kung one hand medyo kurukuro. So dalawang kamay kaya kurukuro man pero hindi masyadong profound ang ganyang pagkurukuro kasi I'm trying to boost up kasi guys eh. Yan yun ang campground, yung Duran Beach. Tapos dito din sa kabila guys. Papunta doon sa Puniga. May campground din yan guys. Pangalan doon. Basta campground dito sa may Puniga Bay. Inikot ko lang yung camera guys ha. Doon yung friend natin. Guys, nagpa-practice po ako na maganda naman talaga kapag gamitan mo yung gimbal. Kaya lang minsan kasi nagmamadali ka, kailangan hugutin mo yung camera mo, kailangan train ka how fast you are. Kasi siyempre gimbal ilagay mo pa, mag-calibrate ka pa, blah 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 blah, ganun. Ganda nga, talagang swabe ang result ng ano mo. Uy, ala, ang laki guys. Ano ito? This is elephant seal. Ang ganda. Nakakita akong elephant seal. Oh, hello. Nagulat ako. Ano, nakahayang siya, guys. Elephant seal ito. Si lion. Ay, si lion ito, guys. Di siya elephant seal. Kasi ang elephant seal, guys, malaki yung uso. Natutuwa talaga ako. Nakita ko siya. Hi, elephant seal. Uy, hello. Baka dumugay. Narinig niya ko. Wala. Nawala. Narinig niya. Talaga naman si elephant seal eh. Hi lang ako, umalis. Umalis siya guys, nag-hi lang ako sa kanya. Wala na. Nagulat ako guys kasi yung pag-ganon ko ng camera dito sa kabila. Uy, may nakatihaya dyan, nakaputi. Uy, hala. Ano siya guys, si lion pala, hindi siya elephant seal. Kasi yung elephant seal, malaki yung ilong niya. Malaki yung nguso, parang ilong ng kalabaw, parang something ganun. Tapos ang elephant seal, maliit yung nguso niya guys, pero malaking katawan, chubby siya. Parang ano siya, parang ano ba yan, parang bujangjang, ay iwan, bujangjang bang tawag dyan? Parang bujangjang, alaki ng mataba, malaki ng tiyan. Asa na siya napunta, hindi na natin makita. Lalim naman ng ano, nandoon na yan sa mga nagtatago dyan, sa mga kakahuyan dyan. May mga sa mga floater dyan sa ilalim. Nagtatago na yan guys. Wala mo nakita. Tinawag ko kayo, narinig talaga niya. Umalis na pa.